Hi guys. May isi-share ulit ako tungkol sa Pasko. Malapit ang Pasko. Ano ba ang namimiss nyo pag Pasko? Pagdarating na ang Pasko, ano ang namimiss nyo? Kasi ako, ang namimiss ko ay yung mamili ng mga pag-giveaways ko. Kasi tuwing Pasko, nagpapa-Christmas party ako sa grupo ko. May grupo kasi ako dito sa yung AIM Global. Ito ang ginagawa natin tuwing Pasko, pag nagpapa-Christmas party ako, kasama ang mga kaibigan ko. Excited ako lagi. Namimili ako ng mga regalo, pag-giveaways ko sa kanila. At yun, exchange gift namin. At pinaka-paborito ko talaga namin ang Pasko ay magbalot, mamili at magbalot ng mga regalo. Yan talagang gusto ko. Tapos syempre, magpadala ako sa Pilipinas, pamasko din ang lahat, hindi lang sa pamilya ko, sa ibang mga kakilala. Tapos ito ginagawa natin dito, pagkakasama ng mga kaibigan, pag-day off, pagkakasama, ini-enjoy natin ang Pasko. Kaya tuwing Pasko, nagpapa-Christmas ako at bibili ako ng mga para pang-giveaways ko sa kanila. Hindi lang ako excited, pati mga kaibigan ko, yung mga in-invite ako. Excited sila sa giveaways ko kasi hindi ko sinasabi kung ano. Basta ba surprise na lang sila anong laman ng mga kinabalik kong yan. Masarap lang sa feeling, may napapasaya kang tao. Bukod sa exchange gift namin, may pang-giveaways na lang sa kanila. Halimbawa, ang mga kaibigan kong imbitahin ko ay 20 persons. Lahat sila isa-isa, may regalo sila galing sa akin. Tapos pag may mga bit-bit naman silang mga kaibigan, sasabihin muna nila sa akin kasi minsan, yung kung ano yung binili ko, ilang piraso binili ko, yun lang talaga ang invited ko. Ay kung sino yung invited ko, yun lang talaga bibigyan ko ng ano, ng regalo, giveaways, ba kahit ano lang. Minsan yung ano, basta mga maliit lang na bagay pag sale. Minsan sa Victoria's Secret may sale. May mga ano, basta kung ano nila. Yung pansuot sa ano ha. Tapos minsan, basta. Tapos yung mga ibang products ko, sa AIM Global, ayun, pag marami kong stock, binabalot ko rin yung iba. Tapos pinabibigay ko rin sa mga group ko, sa mga kaibigan ko. Tapos yun nga, bibili ako online, minsan pagdating ako sa mga shop. At tingin ako ng hindi naman mahal, yung kaya lang ng bulos ako. Kasi masaya ako na pag nagpapa-party ako, meron akong ibibigay, pag alis nila, meron akong regalong ibibigay sa kanila. Yung ganun, souvenir ba? Hindi mga pagkain, kasi mga pagkain na wala. Yung gusto ko yung souvenir para kahit saan sila magpunta o ako, kahit saan kami magpunta, yung may remembrance sila sa akin. Tuwing Pasko yan, nagpapa-Christmas ako dito sa mga kasama ko. Ngayon, yun ang mamimiss ko kasi ngayon, mula kasi ng crisis dito sa Lebanon. Last year, August 2019, noong December, hindi na ako magpapa-Christmas kasi nga, alam mo na, crisis. Taghirap na hindi na ako magpapa-Christmas. Na party ba? Christmas party. Lalo na ngayong Pasko, ngayong December din. Talagang lalo hindi na ako magpapa-Christmas party kasi binawasan na ang sahod namin last year. Ano, noong April lang, binawasan na. Kaya konti na lang ang sahod ko, lalo na ngayong Pasko, imbis Pasko na Pasko, mawasan na naman niya ng 100. So, kalahati na lang ang sahod namin. Kaya mas lalo talaga ako, wala na akong pambili sa mga giveaways ko. Tsaka, yun yan, kinalulungkot ko rin kasi sa Pilipinas. Sanay pa naman ako na tuwing Pasko, lahat ng mga pamangkin ko, mga anak na mga pinsan ko,
helpless, napapasaya ko sila. Pero ngayon malungkot ako kasi wala ko maibigay sa kanila. Kasi kalahati na lang ang sahod namin. Sana next year bumalik. Pero hindi naman natin kailangan maging mayaman o malaki ang sahod para makatulong sa mga tao, diba? Pero this time kasi, parang gipit. Pero hindi lang naman sa Pasko, pwede ka tumulong, diba? Malay mo pagkatapos ng Pasko, may grasya ulit. Pwede na, makapag-share ulit sa mga, sa mga mahal ko sa Pilipinas. Basta yun lang ang namimiss ko pag Pasko, magbalot ng mga regalo para sa Christmas party. Kaya hindi ko na magagawa kasi nga walang pambili. Kasi kalahati lang ang sahod namin. Tama-tama lang. Pagbayad sa mga bills ko sa Pilipinas. Yung iba ko ng hindi ko alam kung mabigyan ko sila ng pabasko. Hindi ako mga pamanggit. Okay, you guys, ano ang namimiss niyo gawin ngayong Pasko? Sana ngayong Pasko, kahit crisis, kahit pandemic, sana lahat tayo maging masaya, hindi lang naman sa pera. Kahit wala tayo, kahit malukuti lang ang pera natin, dapat masaya pa rin tayo. Kasi, andyan yung pamilya natin na nagmamahal sa atin. Okay, guys? Wish you a Merry, Merry Christmas ngayong Pasko. And God bless. Bye!